Guys, magandang araw at welcome na naman sa Mr. Bosamo Vlog. Ngayong araw na to, nandito na tayo sa farm ni Mr. Manny Sihagan. Ang topic natin ngayong araw na to ay limang klase na insecticide. So, sa lahat ng mga baguhan dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, paki-click naman yung subscribe button at paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating video na ina-upload. So bago tayo mag-start guys, meron tayong shoutout. Okay guys, shout out nga pala kay Maritis Sagusay, Marjun Sagaad, Pia Pardo, kay Celine Pardo, at kay Haro Sina Abara, at kay Joseph Juan sa taga Bindulan, Malaybalay City. Shout out sa inyo dyan. Sa lahat ng mga viewers natin na nanonood sa ating channel, maraming salamat sa inyo. Okay guys, andito na tayo sa farm. Kaharap na natin si Mr. Manny Sihagan. Dito na tayo sa kanilang atsal. Okay, pwede kang mag-greet, Sir Manny, kung sa ating mga viewers, kung meron kang mga gustong batiin. Shout out lang sa kapatid ko na nasa, ano ba yun, sa Kuwait? Sa Kuwait, oo. Okay. Ay, Junalin Siagan. Meron pang iba? Wala na? Wala na. Okay. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon, guys, ay limang klaseng insecticide na gamit nila at apat na beses sila na nag-pruning. So, eto na, umpisa na natin habang hindi pa tayo tinamaan ng malakas na ulan. Okay, Sir Manny, ano ba ang unang chemicals na insecticide or chemicals na ginamit mo dito sa iyong atsal? Unang-una, yung ginamit ko na insecticide, yung Brudan, yung mahina muna yung kundit niya sa chemical sa ano sa chemical niya. Anong edad ba ng atsal na pwede na natin siyang gamitin? Yung mag-start pa lang siya mamulaklak. Nag-start pa siya mamulaklak. Okay. Ang target niya na insect diyan ay anong klaseng insect ang target niya? Halos lahat yung Bigyan mo lang kami ng dalawang example lang. Yung ano white flies at saka yung Grinip hopper, kaya niyang ano, puksain yun. Kaya niyang puksain? Okay. Yung pangalawa naman na insecticide na gamitin niya? Yung pangalawa, yung perfectayon. Perfectayon. So, ang purpose naman niyan, bakit tayo gumamit ng perfectayon, ay para sa ano sa oh, para anong gamit na niya, ano siya, anong insecto naman ang target niya? Ang target niya yung fruit fly. Kaya niyang control yung fruit fly. Kaya niyang itaboy kumbaga. Ano pa yung para may dagdag kaalaman naman yung ating mga tagapanood sa YouTube. Marami yung kaya niya mga limang klase, pwede yung mga white fly yung tinatawag nila na yung maliliit yung nasa ilalim ng dahon. Ano yung tawag mo? Yung mga gumagapang, mites? Mga mites. Ayun, mites. Yun, kaya niya yun. So, balik tayo doon sa kanina yung sinabi mo nung una. Ano ba yun? Ano ba yung una natin na ginamit natin, Sir Manny? Brudan. So, yung Brudan, pwede ba natin gamitin yun bago tayo magtanim? Oo, oh, pwede yun. Pwede. Sa mga pangkating, pwede ba yun? Pangkating, pwede rin yun. Pwede siya. O, ilang timpla naman sa isang knapsack sprayer ang pwede nating ano? Sa akin, sa Brudan, gumamit lang ako ng dalawang tablespoon lang. Dalawang tablespoon? 16 liters. So, pangalawa nating insecticide, ilang tablespoon naman isang knapsack sprayer ang ating gamitin? Sa Brudan, o sa ano, sa perfect tayo, pwede lang yung isang kutsara. Isang kutsara. Ngayon guys, meron na tayong dalawa. Sa pangatlo naman, Sir Manny, ano naman yung pangatlong insecticide na gamit mo? Ang pangatlong insecticide ang gamit ko yung Selecron. Selecron. So, yan. Pinaka halos kumo na yan sa mga planters ng ano? Planters ng atsal. So, ano naman yung pinaka-target natin dyan, Manny? Paano natin maprotektahan yung mga bunga natin dyan sa paggamit ng Selecron? Unang-una, yung Selecron, systemic siya. Yung bunga na tamaan ng fruit fly, pwede pa yung maibenta pag nasa tamang dosage siya. Maghihilom yung
ano, yung bunga na tinamaan. Kumbaga, natamaan siya ng insekto or fruit fly, ay pwede pa siyang mag-heal. Mag-heal siya. Oo. Ah, okay. And then, hindi pa siya sira. Hindi pa siya sira. Then, may, pwede pa siya ibenta. Kumbaga, may dark lang siya na spot na konti, pero pwede. Maganda pa. Maganda malinis pa siya. Hindi pa siya malalangta. Okay. So, ano pa yung pwede niyang ano, protektahan dyan? Pwede din siya, ano, meron din siya, ano, sticker. May sticker din siya. Protect sa ulan, tulad ngayon, kulimlim. Magandang gamitin niyo yung selectron. Okay, mayroon na tayong tatlo, guys. Ang pang-apat naman, ano naman yung pang-apat mo na, ano? Ang yung pang-apat, yung pinant. Pinant? Oh, yun ang, ano, para din yun sa bunga, para hindi siya dalidapuan ng mga fruit fly, anong klaseng mga insekto sa tanim. So, sa panglima natin, ano naman yung panglima natin? Panglima natin, wala nang iba, ano, alika. Alika? Pang, ano yun, pang one time yun sa ano. Ayun, ang pinaka the best, guys, no? Best. Sa dagdag kaalaman natin sa mga growers ng ano, atsal, ay the best talagang alika. Halos lahat ng mga farmers na napuntahan natin ay meron talaga silang ginagamit na alika. So, okay. Okay, so meron na tayong lima, di ba? Ngayon naman, guys, jump up tayo dito sa pangdahon. Ito, katulad na ito, pangdahon. Oh, green-green yung dahon nila, guys. Pwede tayong pumutol ng isa, oh. Yan, green-green yung dahon nila. Ano naman yung fungicide na gamit mo, Sir Manny? Yung fungicide na gamit namin, yung ito, itong ginamit nyo ngayon na ito, blue pa yung dahon. Ano ba yung ano to dito? Zebra blue to siya, zebra blue lang. So, ilang klase naman na ano, fungicide ang ginamit ninyo? May interval ba kayo dito sa zebra blue? Itong zebra blue, halos kada spray namin, nandito na din siya. Pero may ano, inahalap pa lang kami, tulad ng dakunil. May dakunil pa. May dakunil. So, dalawa lang, zebra blue, dakunil. Gumamit din kami ng Sampro. Tsaka yung score, ano yun, paano lang, interval lang namin. At saka score, bali apat na, ano, apat na, ang apat tikla na naman yan sa isang drum, ilang, ano ba, ilang kilo ba, ano ba, kilo o ml o ano ba? Depende, sa ganitong. Dito tayo sa, ano, sa sinasabi mong zebra blue, sa isang drum, ilang kilo ba ang ilagay natin dyan? Isang gram, isang kilo. Isang kilo? Yung templada namin. Okay. Pag sa knapsack sprayer naman, kasi may mga viewers tayo na ano, knapsack lang, maliit lang yung farm nila. Pwede, ano, anim na kutsara, apat, ano gano'n. Anim na kutsara o apat hanggang anim. And then, sa dakunil naman? Sa dakunil, yung isang lata ng sardinas. Sa isang drum? Sa isang drum. Pagka knapsack sprayer naman? Knapsack sprayer, dalawa. Pwede na dalawa. Pwede na dalawa. Okay. Ay, yung sinasabi mo na Sampro. Yung Sampro, ano yun? Sa isang 1/4 nun, isang drum din. Ang templado niya. 1/4 isang drum? Parang katulad lang din yun ng ano, dakunil. Pagka knapsack sprayer? Ganun din. Ganun din siya. Dalawa lang. Yung panglas natin, ano ba yung panglas natin isa? Yung score. Score, oo. Yung score. Igawa yun ng ano, Singinta. Yung score, isang tablespoon lang. Okay na. Sa isang knapsack sprayer. Pagka isang drum? Pagka isang drum, yung 1/4, pwede kalahati mo yung gamitin, kalahati lang. Okay. Kibali yung 1/4, dalawang drum. Ayun guys, sana guys, nadagdagan naman yung kalaman nyo sa pag-aalaga ng atsal. Ngayon naman guys, dadako tayo dito sa kanilang fertilize na kanilang atsal. So, pwede tayo lakad-lakad mani dito, Sir Manny. Anong fertilizer ba ginamit niyo dito, Sir Manny? Ang ginamit namin na fertilizer, tatlong klase. Una. So, ano yung unang fertilizer na ginamit niyo? Yung mga maliliit pa lang siya. Sa maliliit pa. Ginamit palagay na natin nasa edad siya ng ano, 14 days. Ang ginamit namin, ano yun, 2100. So, sa 14 days, 2100. Oo, yung pangalawang fertilizer naman, kailan ba natin i-apply yun? Pagdating po ng, ano, mag 2 weeks yung atsal, pwede na gamitin naman ng triple 14, complete. Triple 14? So, 2 weeks, nag-uumpisa na ba mamulaklak yung ano niyan? Nasa stage pa lang na, ano, medyo
magbubuntis pa yung halaman. Magbubuntis pa lang siya. Kumbaga, mayroon ng nag-uumpisa na magbulaklak. Oo. Okay. Yung pangatlong fertilizer, kailan ba natin ulit gagamitin yun? Ang pangatlong fertilizer, nasa 1 month na siya. Yung Yara Mila. Yara Mila. Mm. Yara 1 month old yung ano natin, atsal natin, ay pwede na siyang applyan ng Yara Mila. Mm-mm. Okay. So, ito, Sir Manny, last ko na natanong sa iyo to, Sir Manny. Kasi maraming nagtatanong dito, kailan ba dapat talaga, o hanggang kailan ba mag-pruning ng atsal? Sa... Kasi mayroon silang sinasabi na, why pruning? Mayroon silang sinasabi na detapping. Pero dito sa iyo naman, tanong ko sa iyo ay, kailan, ilan ba talaga dapat mag-pruning? Sa atsal, dapat ang pruning sa atsal nasa 4. Apat na beses. So, una mong pag-pruning, yung ilang days ba ang atsal natin? Nasa mga sa yung experience. Sa mga 2 weeks, may ano na yun. So, pag may side shoots na siya or may sprout na siya, isa na siyang kunin. Mm-hmm. Pangalawa mong ano, pruning? Nasa isang buwan, pwede na. Kunan naman. Kunan naman siya ulit. Mm-hmm. Tapos sa pangatlo mong pruning, ilang days na siya? Isang buwan at kalahati. So, isang buwan kalahati, 45 days. 45 days, pruning na naman. Pang last naman na pruning? Hanggang 2 buwan, yung kumpleto na talaga yung sanga niya. Katulad nun. Katulad dyan? Hmm. Ayun. Kumpleto na. Yan, katulad yan. So, yan ay ilang araw na yan? Mag-2 months na. Magtutumas na siya, may nag-uumpisa na siyang magbunga. Hmm. Okay, so guys, dagdag kalaman natin, no? Hanggang 4 sa kanila magpo-pruning. So sa mga lahat dyan na nagtatanong sa kung ilang beses mag-pruning at kailan ba dapat mag-pruning, yun ang sinasabi ni Sir Manny na solusyon sa ating mga tanong. Kaya kayo guys, yung mga nagdalawang isip dyan na hindi mag-pruning sa inyong atsal, sa kanila nga 4. Ang iba kasi, ang sabi nila, totoo ba yun, Sir Manny? Na, kumbaga, mahapdian na yung atsal pag tinanggalan natin ang mga sanga o mga dahon. Totoo naman, hapdi talaga siya, pero hindi niyo makuha ang ganitong pagsanga ng atsal pag hinayaan yung madami. So ano ba talaga ang pinaka-the-best na advantage pag nag-pruning ka sa iyong experience? Sa aking experience, yung pinaka-advance na mag-pruning, halos lahat ng bunga sa ibabaw, ito makita nyo, lahat ng bunga, lumalabas talaga. Lumalabas ang bunga. Then, sa pag-spray naman, mas madali siyang i-spray kaysa hindi na-pruning. Kasi yung, pag hindi ka mag-pruning, napakakapal dun sa ilalim ng puno. Mm-hmm. Pag-spray mo, so katulad nito sa inyo, 'di ba? Mm. Wala siyang ganung mga sanga sa ilalim, ayan, natanggalan na siya. Mm. Oo, so malinis. Katulad nito, malinis. May iba naman siya, hindi, pero halos talaga malinis, oh. Sa tingin ko. So sa bunga niya, ano ba ang kalabasan niya? Malaki ba siya, maliit or sa bunga niya halos pantay-pantay lang yung bunga niya. Mm. Hindi siya namumunga nang maliliit kasi yung sanga niya. Pantay-pantay yung sanga niya. Tapos galing sa pulyar naman, Sir Manny, anong gamitin yung pulyar dito? Yung pulyar na gamit namin, nandun. Hindi ko memorize yung pulyar namin. Mm-hmm. Nasa drum. Okay, so balik tayo dito. Kailan ba kayo ulit mag-harvest? Naka-selection na ba dito? Mm-hmm. Selection na? Nakuha na. So, ilang araw siya bago na-seleksyonan yung atsal niya? Mag 3 days pa ngayon. 3 days pa ngayon? Mm. Okay. Tapos sa basal niyo dito, ilang naubos na chicken dung? Nasa mga 60 plus yung chicken dung. 60 plus? Ay, kunti lang ha? Kunti lang. Oo, kunti lang. Okay. Yeah, maraming okay man so, yung spray. Guys, hanggang dito lang tayo. Kung mayroon man kayong mga katanungan guys, at kung mayroon kayong farm na gustong i-features, i-comment nyo lang sa comment box para malaman natin at kung meron kayong i-picture na farm. So, sa lahat ng mga baguhan dyan na ngayon pa lang naka-open sa ating
channel, pakiclick naman yung subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa ating video na ina-upload. So see you guys on my next vlog.